tayo ay napapailalim sa malupit na mga kamay ng mga Espanyol, mayroong mga matatapang at magigiting na mga Pilipino na handang mamatay para sa kalayaan ng bayan. Noong Hulyo 7 sa taong 1872, isang organisasyon ang naitatag upang ipaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Kilala natin ito sa tawag na kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Isa sa mga nagtatag ng organisasyong ito ay si Ladislao Tiwa na kilala rin sa kanyang alias na Balite. Ayon sa libro na Ladislao Tiwa at ang Katipunan na isinulat ni Emmanuel Franco Calairo, kung saan nakapanayam niya ang anak ni Ladislao Tiwa na si Cecilia Diwa, nalaman natin kung paano nga ba nabuo ang konsepto ng KKK batay sa triangulo. Ang pagkakadakip kay Jose Rizal at ang posibleng pagkakabuwag ng La Liga Filipina ang naghudyat kay Ladislao Diwa upang magtatag ng isang revolusyonaryong organisasyon na kaiba sa mithiing reformasyon ng La Liga Filipina. Isinalaysay ni Ladislao kay Teodoro Plata na bumuo nito. Naging inspirasyon niya at ginawang modelo ang triumbirato ng revolusyonaryong Pranses at ang triumbirato ng sinaunang Roma. Ayon dito, tatlong tao na may pantay-pantay na katungkulan ang kinakailangan sa organisasyon upang maiwasan ang paghahangad ng mataas na posisyon. Wala itong presidente o vice-presidente. Sina Ladislao, Bonifacio at Plata ang bumuo sa unang triangulo at ang bawat isa sa kanila ay bumuo ng sari-sarili nilang triangulo. Ang operasyon ng organisasyon ay itinulad ni Ladislao sa La Misa Negra ng Italia, kung saan ang mga gagawin ng mga miyembro ay palhim. Kay Ladislao nang galing ang mga ideya at konsepto, kaya't kinilala siya bilang utak ng katipunan. Ngunit, hindi ito alam ng nakararami at ang kadalasang kinikilala ay si Andres Bonifacio lamang. Saan po kayo nag-aaral? Sa Lades! Ano ibig sabihin ng Lades? Ladislao Diwa Elementary School! Kikilala niyo po ba si Ladislao Diwa? Opo. Sino ba si Ladislao Diwa? School! Yung pangalan po ng school namin. Ano siya? Ano ang pinangalan? Sa school na to? Siya po yung kaibigan ni Andres Bonifacio. Isa po siyang bayani na isa rin po siya sa nagtatag sa KKK. Kasama po sila Andres Bonifacio. Siya yung nagtatag ng KKK. Bonifacio daw. Nagtatag is Andres Bonifacio. Kararating ko lang po eh. Hindi ko po alam. Maraming dambana ang itinayo na nagsisimbolo ng pagkakakilala natin sa kagitingan at katapangan ni Bonifacio. Ngunit, lingid sa kalaman ng nakararami ay may dambana ring itinayo para sa kausayan ni Ladislao Tiwa. Dumayong aming grupo sa Caridad, Cavite City upang personal na makita ang dambana ng sinasabing Caviteñong bayani. Pagdating namin ay sumalubong sa amin ang dambana ni Ladislao Tiwa. Ang dambana ay nasa harap ng kanyang bahay. Ito ay napapaligiran ng mga matataas na puno. Pagpunta namin sa loob ng dambana, ang bumungad sa amin ay ang salaming pinto na basag at palaging nakabukas. Tumambad din sa amin ang mga lumot na tuyo sa sahig, ang mga tuyong dahon sa ibabaw ng babasaging bubong, at ang maalikabok niyang altar kung saan sa ilalim nito nakalagi ang kanyang mga buto ay may mga larawan na halos bahagya na naming makita. Sinubukan naming makapanayam ang tagapangalaga ng dambana upang makakuha pa ng impormasyon, ngunit
tumangki siyang makipanayam sa amin. Agaw pansin din sa amin ang nakalagay na panandang pangkasaysayan sa ilalim ng kanyang estatwa na binigay ng Philippine Historical Committee na kilala ngayon bilang National Historical Commission of the Philippines. Upang makalagap pa ng impormasyon tungkol sa dambana ni Ladislao, ay nagtungo naman kami sa NHCP upang makapanayam ang isang historian. Inilahad sa amin ni Sir Jerwin, isang historiador at mananaliksik sa NHCP, ang mga kwalipikasyon sa paggawad ng panandang pangkasaysayan. Ayon sa kanya, ngayon, ano ba yung qualifications para magbigyan ng isang historical marker ng isang una? Hindi tayo nagbibigay ng historical marker sa mga taong buhay. Dapat at least 50 years nang patay yung tao bago siya magbigay ng historical marker. Pero may mga exceptions dito. Depende kung yung taong ito is napaka-influential sa bansa at kung may naiwan ba siyang legacy. May mga kwalifikasyon din upang maideklara ang isang dambana. Dapat ang shrine kasi, ang definition nito, ang technical definition nito sa NHCP, it should be a hallowed ground na may direktang relation doon sa particular person. Tsaka dapat yung structure is at least 70% authentic. Sabi, hindi siya na-modify, hindi siya pinalitan, hindi siya demolish. Kadalasang ding nagiging problema ang kawalan ng kamalayan ng mga lokal na gobyerno ukol sa level 1 at level 2 na panandang pangkasaysayan. Kadalasan raw kasi ay problema namin ngayon dito sa NHCP dahil hindi pa lahat ng local government is aware doon sa mga declaration at mga recognition na binibigay namin. So sila akala nila once na mabigyan ng historical marker sila, ano na sila, National Historical Landmark, National Shrine, pero hindi nila alam na may level 1 at level 2 na historical marker. So, minsan gumagamit sila ng mga terminologies talaga na medyo problematic din, kaya nagbibigay ng kalitikan sa mga. May dalawang uri ng deklarasyon na inilahad sa amin ni Sir Jerwin. Level 1, kung saan ito ay may resolusyon at ito ay mas mataas. Ito ay maaaring isang National Historical Landmark, National Shrine, National Monument, Heritage House, o Heritage Zone. Ang level 2 naman ay structure or personages na may historical na kahalagahan. May isiniwalat din si Sir Jerwin ukol sa dambana ni Ladislao na ikinagulat namin. Si Ladislao Diwa ay ginawaran ng level 2 marker lamang. Kinilala ng NHCP ang historical na kahalagahan niya, ngunit hindi ito dineklarang national kung kaya't hindi siya maaaring tawagin na dambana, kundi isa lamang itong landmark o makasaysayang puok. Nagpunta kami sa silid aklatan ng NHCP upang makalagap ng impormasyon tungkol sa pagbibigay ng panandang pangkasaysayan ni Ladislao na ibinigay noong taong 1954. Ngunit, sa kasamaang palad, nawawala ang mga dokumento sa mga taong 1948 hanggang 1954. Binisita naman namin ang Tourism Information Center sa Cavite City upang makalagap ng mga sagot sa mga natitirang katanungan. Doon, nakilala naman namin si Ginang Remedios Ordones, coordinator ng Tourism Information Center at historian. Ayon sa pakikipagpanayam namin sa coordinator ng Tourism Information Center na si Ma'am Remedios, 1996 nang itinayo ang dambana ni Ladislao Diwa sa kanyang tahanan sa Caridad, Cavite para sa preparasyon ng selebrasyon ng sentimentaryo na kalayaan ng Pilipinas. Isa itong joint project ng gobyerno at ng pamilya ni Diwa. Ambag ng gobyerno ang tagda ng bandila at ang pagpipinta ng panandang makasaysayan na iginawad ng National Historical Institute o NHI na kilala ngayon bilang National Historical Commission of the Philippines noong 1954. Ani pa niya,
Ang dambana ni Ladislao Diwa ay isang locally declared shrine. Sa kanyang dambana nakalabi ang kanyang mga buto na inilipat noong Nobyembre 13, taong 1976 na tinatawag na Ladislao Diwa Day. Ang kanyang bahay ay nasa 30-40% na lamang ang natitirang orihinal. Maraming dumadayo sa dambana ni Ladislao Diwa kapag may mga historical tour na pinangangasiwaan ng lokal na gobyerno ng Cavite. Ngunit, kapag wala, ay mga estudyante, historiador, at mananaliksik lamang ang nagpupunta rito na interesado sa buhay ni Ladislao Diwa. Sa dagdag na impormasyon na naibahagi ni Ginang Remedios, nalaman nating isang dinedeklarang local shrine ang dambana ni Ladislao Diwa. At kinikilala ang dambanang ito dahil sa kabayanihan at sa naiambag niya para makamit natin ang kalayaan. Iisa lamang si Ladislao Diwa sa mga maraming bayani na naglaan ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Iisa lamang siya sa mga Pilipinong bayani na ating nakakaligtaan at di nabibigyang pansin dahil natabunan ng mga mas maiingay na pangalan. Hindi kami mga historiador, hindi kami mga eksperto. Ngunit, ang tanging nais namin bilang mga mananaliksik, mabigyan nawa si Ladislao Diwa at iba pang mga bayani na hindi nababanggit sa mga libro at aralin ng karangalan para sa kanilang sukdulan na katapangan at pagmamahal sa bayan. Sino ba naman tayo para ipagkait natin ang karangalang nararapat para sa kanila? Sino ba naman tayo para ipagkait natin ang karangalang nararapat para sa kanila?